cloves ang ating si garlic. Pi-blender lang natin ito. Buksan lang ating blender. So, ganito kadami yung aking garlic. Ilalagay natin dyan siya lahat. Hindi ko sure kung ano na yun siya. Mga 1/2 or 3/4. Yeah, 1/2 cup na garlic. Okay, and then maglalagay tayo ng ating 3/4 cup ng ating fresh milk ay ilalagay din natin dito sa ating blender. Yan. And then, ininext natin yung ating 1/2 cup ng ating mayonnaise. Takpan natin ulit. And then, okay, so ngayon, maglalagay lang ako ng kalahating kutsarita ng ating iodized salt. Takpan natin ulit. So, blend natin ulit. Buksan lang natin dito sa ibabaw. At meron ako ditong 3/4 cup ng aking olive oil. Okay, so ngayon, i-on ko ito at lalagyan ko ng pakunti-konti ng oil hanggang sa maubos itong lahat. Itong aking olive oil na 3/4 ay ubusin ko ito sa loob. Dahan-dahan lang na paglagay. So, yan, nakita nyo, inubos ko yung 3/4 cup na olive oil dito sa aking garlic sauce. Okay, so itatabi ko na ito. And then, bubuksan ko uli ang aking ito. Ito, mahirap buksan ito ah. Madulas si kamay ko ah. Okay, tingnan natin. Kulang pa siya. So, maglalagay lang ako ng lemon juice. May kalamansi ako dito. Wala akong lemon eh. So, ngayon, maglalagay lang ako ng kalamansi juice. Ayan ang aking kalamansi. Maglagay lang ako ng mga 3 kutsarang kalamansi. So, ayan. Takpan natin ulit. And then, ilagay na lang natin siya sa mahinang, ano, sa number 1 lang. I-blender natin siya para mag-smooth, lalapot. Para lumapot ng lumapot. Okay, so titingnan muna natin yung ating garlic sauce. Kung siya ay malapot na. Oops, mahirap siya dahil madulas yung aking kamay. Oops. Okay. Tingnan ko muna kung siya ay medyo malapot na. Ayan, medyo malapot na. So ngayon, ako'y maglalagay ng white sugar natin. Yes, maglalagay ako ng 1 charita. 1 teaspoon ng ating white sugar. Maglalagay lang ako niyan. And then, i-blend natin siya. Of course, isasarado pa lang. Okay, ngayon ay i-blender natin siya ng mga 10 minuto. 10 to 15 minutes. Depende kung malapot na siya. Depende kung nag-smooth na siya. Yung nagpa-fluffy na. Until na magpa-fluffy. Oh, mag-fluffy siya. Yung talagang super, super lapot. Basta mag-fluffy siya. Okay, i-blend ko na siya. Ayan, natapos ko ng 15 minutos. So, ngayon ay pinatay ko na siya at bubuksan natin ang ating blender. Okay, titingnan natin. Wow! Ayan, medyo malapot na siya. Okay. So, ngayon, ililipat lang natin siya sa kanyang lalagyan. So, kukuha lang tayo ng malinis na ating lagayan. Wow! Malakas na naman ang ilan. Umuulan-ulan. Nabasa ang mga halaman. Ayan, naliligo na rin sila sa wakas. So, ayan na. Natapusan natin yung ating garlic sauce with mayo. Mayonnaise. Wow! Napakadali lang yung gawin. At napaka-sarap niya, guys. Pwede niyo itong sawsawan sa lahat ng mga fried chicken, fried na fish, lechon manok, french fries. Ang yummy-yummy naman talaga niya. Sa lahat ng mga fried na food, ay pwede siyang isasawsaw dito sa ating garlic with mayo. Mayonnaise. Sa ating garlic with mayo. Don't forget, subscribe to my channel and like and share. It's yummy, 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 yummy.